I'd like to ask and make an appeal, Ma'am Amy, Ma'am Lucci, no? Sa lahat po nakikinig na yun na recovered patient, sana po madonate po ninyo inyong dugo because it is really a life-saving procedure. Yung plasma po ay galing sa ating dugo at ito po ay may alamang antibodies. At itong antibodies, Ma'am Lucci and Ma'am Amy, are the ones that help fight the disease within our system. So, last Thursday, bumisita sa akin isang doktor ng St. Luke's, kumuha ng, sorry, na PGH, at kinunan po ako ng sample para ma-check muna yung dugo ko kung may antibodies at kung pwede po akong kandidato for donation. If anyone is interested, all they have to do is go to the PGH hotline and they'll facilitate everything. Kasi napaka-in-demand itong plasma. These are for critically ill COVID patients. At kinikwento nga nila kanina, they've had several patients na naging successful talaga. Wherein, there was even one story they were telling me, a 4-year-old or 5-year-old na bata, no, na child, talagang medyo critically ill na siya. Grabe na, punong-puno na ng tubig yung kanyang lungs. Binigyan po siya ng plasma therapy. And within 2 days, gumanda po ang mga vital signs niya at gumaling po yung pasyente. So, kaya napakahalaga nito para sa ating fight against COVID-19. So, I think there are already over 520, 550 recovered patients. Yeah. So far, yung nagdo-donate lang po sa St. Luke's are only 20, no? Dalawang po. I think I'm probably number 21. So, napakarami pa po hindi nagdo-donate. Huwag po sana silang matakot. I didn't feel a thing. Siyempre, may malaki lang ng konti yung needle. Pero, kayang-kaya naman, pagpasok, wala na po kayo nararamdaman. Pagbigay po ng dugo, the beauty of this, Ma'am Amy, Ma'am Lucci, at so lahat nanonood po, hindi po kayo mawawala ng dugo. Hindi po ito katulad ng donation mo sa Red Cross na whole blood. Dahil pag-donate po ng, I always donate every quarter dahil kasama ko po si Senator Gordon sa Red Cross, he's my chairman. Every time I donate ng whole blood, which is about half a liter, isang bag po, mga half a liter po yan or 600 ml, talagang mahihina ka ng konti dahil syempre mabibigay ka ng dugo. Mahihina ka ng konti, medyo lightheadedness, and but only temporary for 1 or 2 days, 24 to 14 hours. Pero dito po, kagad-agad, wala po akong nararamdaman dahil binabalik po nila yung dugo. It's a centrifuge. May centrifuge machine po sila. Sineseparate nila yung plasma tsaka yung dugo. And then yung dugo na no, wala na po yung plasma, na wala, tinanggal na po yung plasma, pinasok na sa isang plastic container, yung dugo mo po bumabalik sa iyong katawan. So it goes back into your body. That's why... Yes, ma'am. Sana po, ilan ang natutulungan ng isang donation from you? Ilang tao matutulungan nun? Ilang pasyente? Ma'am, it can help 2 patients at the very least, kasi at least 300 ml na plasma per patient. And in demand pala yung aking blood type because my blood type is type A positive. Marami pala sa mga patients are type A. There's some sort of phenomenon all over the world na type A ang nakakapitan talaga ng or madaling kapitan ng COVID-19. So talagang in demand yung type A. Nung nalaman ko po yun, that's why tinawagan ko po yung PGH for donation. But you have to call them kasi kailangan po mag-screening muna. They have to screen your blood if you have HIV or hepatitis C and things like that.